Magandang araw at napakalamig. It's 6:30 in the morning. Today is Sunday at may baon na naman tayong mga balita na may lungkot at halong saya. At dahil Sunday, maraming nagra-ride ngayon. Especially dito sa area na to, sa Bataan, na papuntang ano, papuntang Murong. Bakit nga ba maraming nagra-ride pagka Sunday? Bukod sa day off ng karamihan ng mga tao, eh wala din ganong sasakyan pagka Sunday. Konti yung mga sasakyan sa kalsada. At bukod pa doon, konti ang mga checkpoint, walang ganong marshal. Kaya naman, mas marami talagang nagra-ride pagka Sunday. So, ngayon, alam nyo na. Okay, ano nga bang meron sa video na ito? Konting update ulit tayo at samahan na natin ang kwento. Dahil, ayun na nga, kagaya ng mga nauna kong vlog, yung mga nauna kong update, unti-unti na ulit silang nangyayari at tumatama. At ang pinaka-latest ay kagabi, kung saan pati ako nagulat. So, Burn X Flash, kinuha si Rindo at si Og. Bakit ako nagulat? Hindi ako nagulat dahil sila ang kinuha nila, dahil alam ko naman na talaga yon in the first place. Ang ikinagulat ko ay umalis na pala sila nang di man lang kami alam nyo nakapag get together for one last time bago man lang sila umalis. So pagkakita ko dun sa kumagat na video, what? Nandun na agad sila sa airport sa Cambodia. Di man lang kami nakapagsama-samang team 2 for the last time, di ba? Bakit nga ba ang aga nilang napunta doon? So, eto yon. So, ayoko magmabilis. Ang ginaw! Woo! Mag-agal lang natin. Mas maginaw pa sa bagyo ito. Anyway, bakit nga ba ang aga nilang nagpunta sa Cambodia? Samantalang malayo pa naman ang MPL. At eto yung kasagutan. Kasali silang maglalaro sa Russia. Oh yeah! Doon pala magre-reunion ang team 1 at team 2 sa Russia. So, maaga silang pinapunta ng Burn X Flash para makapag-start na silang mag-practice dahil kasali sila sa lalaro sa Games of the Future na gaganapin sa Russia. At eto pa, ang isang mainit-init na balita. Possible. Lahat ng team na kasali sa M5 ay invited na rin sa Russia, sa Games of the Future. Hindi ko lang alam kung magiging kung magre-remain na RRQ pa din sa halip na Geekpam. Pero palagay ko RRQ tsaka Onyx lang talaga eh, dahil kamusta naman yun? Tatlo yung entry ng Indo. Kung magiging Geekpam, RRQ at Onyx, diba? Pero malay natin, pwede. Dahil sabi ko nga, yung pinakamainit na balita. Di ba 100% sure, pero invited lahat ng teams nakasali sa M5. Pagagay nyo. Possible nga kaya yun, tatlo yung entry ng Indo. RRQ, Onyx, tsaka Geekpam. The more entry, the more chance of winning. Sabi nga, pag tumataya ka sa kung saan sa mga raffle. But anyway, back to the topic tayo about sa pagpunta ni paglipat ni Rindo at ni Ol sa Cambodia. So eto yan, ganito yung istorya niyan. Rewind, sabi nga sa movie. Nung mag-i-start pa lang ang MPL, bago mag-start ang MPL season 12, so naka-lock-in na kami na 10 players ang magiging lineup namin dahil hindi namin alam kung sino talaga ang magiging first 5 sa 10 yon. Kaya naman ang ginawa namin, kumuha kami ng mga alternative sa bawat role and naset naman ang expectation ng mga players na kung sino man
ang maging first five, the rest, magiging siyang screen partner for the meantime. At kung sakaling mangyari ay sobrang ma-dominate namin ang regular season, yung tipong hindi kami nag-ahabog ng points, at sobrang ahead kami sa ibang teams, eh, dun maglalaro ang second unit. Siyempre, mas priority namin na i-secure yung playoffs compare sa mas paglaruin lahat, diba? Kaya mas papaglaruin talaga kung sino yung mga nag-perform sa practice. Okay, and tanggap naman ng lahat yun na kung sino man ang maging second unit, most likely, hindi ganun kataas ang chance na makagalaro sa regular season. At ayun na nga, pass forward naman hanggang sa umabot na ng finals, umabot na ng M5. And while nagpa-practice kami before mag M5, ay kinausap na namin isa-isa ang team 2. Bakit namin sila kinausap? Kailangan namin magplano ahead of time after ng M5, dahil tutukan ang roster submission after ng M5, kagaya nga sabi ko, January 15. So kailangan lang natapos yung M5, di ba? Before mag-Christmas, so meron lang ilan, 3 weeks para makapag-decide lahat ng team and ng mga players. So before pa mag-start ang M5, kinausap na namin yung team 2. Ano bang mas priority nyo? Binigyan namin sila ng options. Gusto nyo bang mag-retain sa blacklist or mag-stay sa blacklist? Pero most likely, same setup, like magiging screen partner and reserve kayo for the meantime, or inyong option A. Option B, karamihan sa kanila gustong makagalaw kasi eh. So option B, pwede kayo mag MDL, dahil for sure doon 100% makakagalaw talaga kayo sa MDL. Pero majority, hindi majority, lahat sila ang isinagot, ayaw nilang mag MDL. Gusto talaga nila sa mas mataas na competition, sa higher level of competition or sa pro scene mismo. Lahat sila, pare-pareho sila ng sagot. Ayaw namin sa MDL and ayaw na din namin maging reserve, dahil gusto namin makagaro. Dahil alam nila sa sarili nila, nag-age nila nung naggaro sila sa MPL, ay nakaya talaga nila. So lahat sila, ganun ang sagot. Kaya naman nung nalaman namin yun, eh syempre, dali-dali na naman namin kinontak yung mga teams na nangangailangan ng ano, ng players. And bago pa namin gawin yun, marami na din talagang lumapit after nung MPLI kung available ba si ganito, available ba si ganyan, dahil sa pinakita nilang performance. Kaya naman, after nung M5, inasikasa na agad namin yung mga teams na nag-email sa amin or kumontak sa amin about sa mga gusto nilang player sa team 2. And ganun din yung status ni Red. Tinanong din namin siya kung okay lang ba na magiging siyang reserve, dahil gusto namin din siyang ano, i-keep. Pero pati siya gusto din talagang maglaro, kaya naman mas pinili niya na mag-sign dun sa ibang region kung saan makakalaro siya. Oy, speaking of Red, nako, hindi nyo pa rin alam kung saan siya, no? Akala nyo siya yung sa Burn X Flash, no? Nagkakamali kayo, si Aulion tsaka si Rindo. Ano pa man, nakakalungkot din talaga, dahil sobrang babait ng mga batang yun. Mga masarap din kasama. Eh nakaset pa naman sana kaming mag-get together sa ano, sa 17. Kaso hindi umabot, pinaripad na agad sila ng Burn X Flash para makapag-start ng mag-practice. Ang ginaw! Ayan ang mga natitira sa team 2 na no idea pa kayo kung saan mapupunta, ay sina Kimpoy at Dom, and sinabi ko naman si Haji, sinabi ko naman na mag-i-stay siya sa blacklist, pero ang tanong ay anong role? Okay na, nabunutan na kayo ng tinig sa lagamunan, mag-i-stay si Haji sa blacklist. So hindi niya pinili ang ibang bansa. Nung tinatanong namin siya, kinailangan niya pa ng isang buong araw or kinabukasan bago makapag-decide.
kung stay siya or tatanggapin niya yung ibang team. Siguro maganda din yung ano, bigayan, kaya napaisip siya. Pero mas nanaig ang pusong blacklist. Nice one, Haji. Pero ganun pa man, alam ko marami sa inyo nalulungkot sa pag-alis ng karamihan sa Team 2. Pero huwag kayong mag-alala. Bakit? It's a win-win situation para sa atin. Dahil lahat ng kailangan naming ituro in-game and outside the game na ituro na namin sa kanila. At yung isang bagay na hindi na lang talaga namin matuturo sa kanila ay yung experience. Diba? Never maituturo ang isang experience. Well, pwede mong i-share kung ano ang naging experience mo, pero hindi mo maituturo sa kanila ang magkaroon, kung paano magkaroon or madagdagan ng experience, diba? Kaya naman win-win situation. Kung sakaling okay na sila sa ibang bansa, I'm pretty sure kapag tinapik namin yung likod nila para bumalik sa blacklist, 100% babalik yan. Parang sa mga anime lang, diba? Yung mga main character na umaalis, and then sa oras ng pangangailangan, pag yung mga primary bida ay kailangan ng tulong, bigla na lang dumadating yung mga umalis, diba? So, ganun lang yun. Kaya huwag kayong malungkot. Although wala na sila sa blacklist, na may pusong blacklist pa din yan. Ay, may mga nauna pala sa akin, no? Ang aga ng mga to. Gusto nyo ba ng mainit-init na balita? Pero ito, well, anyway, wala naman din akong babanggiting ano, player o team. So, kaya sabihin ko na din, kung gusto nyo ng mainit-init na balita, alam nyo ba na isa sa mga team na nagdo-dominate sa MDL ay ang mga, may mga players sila na gusto nang lumipat sa higher type of competition. That means gusto nang lumipat sa MPL, ganun, sa mismong pro scene. Dahil napatunayan na nila yung mga sarili nila sa MDL. So yun lang siguro, stop na tayo dun. Paano ko nalaman? Magay natin yung players mismo ang ano, lumapit. Kayo na bahala isipin kung sino at kung saang team. And alam ko madami, madaming players, especially bago mag-start dati yung season 12, na kumausap sa akin na gustong lumipat sa blacklist. And yung mga players na yon ay mga key players ng ibang team. Safe ang sikreto nyo. Never kung sasabihin yon. Wait lang, nandito na pala ako. Dito muna ako, ang lamig. Sheesh, ang lamig. Okay, una ako first. Dito na tayo. Magpapainit muna ako ng gagamunan at ng katawan. Sobrang lamig, guys. Grabe. Nagmo-moist pati tong helmet ko. Whew. So, yun lang muna. Bye-bye.